Hold up. What's up guys, it's your boy Louie. So yun nga mga kaibigan, ang pag-uusapan natin ngayon ay makikita nyo ngayon dito sa video na to ay yung kung paano nabuo ang aming bahay. Yung kwarto namin sa second floor, dun sa ano namin dyan sa taas. So makikita nyo kung paano siya, kung paano nabuo at paano, paano, basta yun, paano siya nabuo at ano mga pinagagawa namin dun. So yun muna. Trip ka dyan, no? Oh. Balik pa! Kaya mo ba, Yish, pag tayaglag ka? Parehas, itong ngarap sa kalikod.
ulitin si part 1 dahil for sure yan, kalahati pa lang nalalaman nyo yung kinakikita ko. So 4 a.m. ng madaling araw ngayon, and yun nga, nakita nyo kung paano nagsimula yung mini bahay or yung kwarto namin ni Nisi. Kumbaga, yung ginawa po ngayon dun sa bahay namin is tinabag yung ibabaw, yung yero. Pero magiging second floor namin sa bahay. Naintindihan ko, maraming magkaano dyan, maraming magtatanong bakit ganun kahoy ang ginamit sa taas. At alam ko, maraming magtatanong bakit ganun, bakit ganito, bakit ganyan. Basically, syempre, kung maglalagay kami ng semento, bibigat siya dun sa baba, especially yun dun sa pundasyon namin sa pinakababa. Though, ginawa siyang kahoy pagdating dun sa taas para hindi siya masyadong mainit. Kasi kung kahoy nga naman, medyo okay naman daw. Hindi siya ganun kainit, hindi rin siya yung presko yung hangin na nilalabas. Hindi naman ako engineer, hindi rin naman ako architect. At least may pataas din yung sa kwarto namin. And magkaroon kami ng sariling kwarto ni Nisi. As in yung malaking space compared dun sa dati, which is yung dati naming kwarto. Ako, personally, yung kwarto ko, parang kitchen size na kwarto ko, si Nisi, malaki naman. Kasi yung buong pwesto namin, maliit lang yun. Pero yung in-extend siya dahil yung labahan is ginawa siyang kwarto namin, saka kwarto ko nung lumaki. Pero ganun pa man, mga susunod na videos na i-upload ko, makikita nyo yung aftermath or resulta nung ginawa na pag-aayos ng kwarto, paano nagkaroon ng kwarto sila mama. Thus, as in, lumuwag yung baba and nagkaroon kami ng sariling kwarto na sa amin. As in, si Nisi meron siya, ako meron. And yung mga magulang ko meron din, which is great thing. And syempre, thankful ako sa Lord kasi hirap din yung saan mo kinuha yung pambili ng mga gamit, mga bagay na meron na magagamit dun sa taas. So good thing din na nangyari yun. And for now, dito ko muna tatapusin yung part 1 ng ating bahay serye. So, may part 1, nakita niyo na yung pundasyon. Before I end, I just want to thank all of you. Syempre, alam ko maliit pa rin ang 500 plus, maliit pa rin sa mga matataas yung matataas ang subs. Pero I'm grateful and thankful enough. And alam ko sa hindi lang dito magtatapos yung pagsasama. Tuloy-tuloy pa rin tayo. And for now, yun muna sa ngayon. Like, comment, and subscribe. And check mo na rin ang iba pang social media accounts ko. So, meron tayo sa Instagram and sa Twitter at BlackHackerLou. And syempre, yung fanpage natin, Louie's Vlog Official. Hindi ko alam kung maglalagay ako ng mga videos doon or anything, or mag-stream tayo doon or what. Pero abang-abang kayo din sa mga i-post natin. And then, syempre, subscribe din kayo sa YouTube channel, which is yung Louie's Vlog Official. And again, maraming sa mga nag-subscribe na at nananatili tayong support ang tunay. Maraming salamat po. Nakaligtas tayo ng 500 sa kasi thankful yung kapatid. And yun muna sa akin. Thank you very much.